وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات ولمن كان علينا حق يا رب العالمين اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فجمع عن عند جناتك جنات النعيم وما ذلك على الله بعزيز وارزقنا العفة بجميع أنواعها يا رب العالمين nakita niyo Marana or Tagalog at Taglish ano pa bang i-expect ko kundi yun Tausug, Maguindanao. Okay, so mapipili talaga akong mag-Tagalog at mag-English. Nakita nyo siguro sa announcement, disciplining the nafs or disciplining one's self. Masyadong broad yung topic, pero very timely, very timely. Actually, kung itatopic natin tong disciplining the nafs, marami siyang makukuhang oras sa atin. Pero anyway, dadaanan natin na mabilis yung topic natin. But the main point doon sa disciplining the nafs is, kaya nga broad yung topic is, i-discuss lang natin yung two points about that main topic is yung al-ikhtilat, free mixing, and the modesty, which are part of disciplining the nafs, to avoid free mixing and to be modest. There's this one ayah in the Quran talking about modesty and avoiding free mixing. And it is in the Suratul Qasas. Surat Al-Qasas, verse 22. If you can follow with me, if you have an application, Mushaf application, Suratul Qasas, verse 22. Kung may app kayo na ganito, hindi ko alam kung mayroon kayong ganitong app, aya, maganda siya kasi may English siya na translation. I don't know if you have it. Ganito. Aya. Yan yung icon niya. At siya yung nanalo ata na best Mushaf application sa Kuwait recently. So maganda siya. Sabi niya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa verse 22 sa Surat Al-Qasas, Allah is talking about Musa alayhi salatu wasalam, yun yung may sinuntok siya na lalaki sa Egypt at namatay agad. Isang suntok lang ha, namatay agad yung lalaki. Tumakbo si Musa alayhi salatu wasalam kasi nga gagantihan siya. Sinabi ng Allah, walam matawajah ila tilqa amadyanak wa qala asa rabbi ayahdini sawa as-sabil. And when he directed himself toward Madian, the place kung saan siya pumunta after ng Egypt ay tinatawag na Madian, he said, alayhi salatu wasalam, perhaps my Lord will guide me to the sound way. Subhanallah, pati yung mga nabi, kailangan nila ng sound way. Pati yung mga nabi, kailangan pa rin nila ng guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi pa rin silang umihingi ng guidance sa Allah. So yun, kung yun yung, if that is the situation amongst the Prophet alayhi salatu wasalam, that they are still asking for guidance from Allah even though they are the best of people, the Prophets. But they're still asking for guidance. So, ibig sabihin, mas kailangan nating humingi ng guidance. So, kung yung mga prophet, humingi pa rin ng guidance sa Allah. Maliligaw ba yung mga prophet? Hindi. Pero kailangan pa rin ng guidance ng Allah. So, million more times na mas kailangan natin ng guidance ng Allah. Don't tell me na dahil hafidha ka, dahil hafidh ka, dahil alim ka, dahil abla ka, nakatapos ka sa Saudi, alim, parents mo alim. Huh? Di ba may ganyan tayong connotation? Eh, parents ko na alim. And then what? Bakit? Pag nakapasok ba siya ng paraiso, kasama ka, ano, buy one, take one? It's never the case. Pamilya kami ng mga ulama, and then what? And then what? Pakiko. Ha? Huh? Ang itatanong sa'yo, sino ka sa araw ng paghukom? Hindi kung ano ang pamilya mo, sino ang parents mo, tatanong sino ka, at anong naga mo para sa religion ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma warada madyana wajada alayhi ummatan minan nas. Ito na yung main point ng story natin.
And when he came to the water, well of Madian, wajada alayhi ummatan minan nas, he found there a crowd of people watering the flocks. Pinapainom yung mga tao na yon, meron dong well na kumukuha ng tubig para painumin ng mga kambing. Ito yung nakakapagtaka. Wawajada min dunihim imra'atayn tadudan, and he found aside from them two women holding back their flocks. Yun yung nakakapagtaka. Mga lalaki na umiigib doon sa balon. Umiigib doon sa balon para painumin ng kanilang mga kambing. May napansin siyang dalawang babae. Of course, nasa gilid lang, hindi nakihalubilo doon sa mga lalaki. Anong ginagawa nila? Tadudan. They are keeping their flocks to go away kasi nga marami silang kambing. So, kinokontrol ng dalawang babae. Anong sinabi ni Musa? Kala ma katubukuma. Sinabi niya, he said, "What is your situation? What is your situation?" Napansin niyo, bakit nagdala kasi Musa na may mga babae doon? Kasi hindi yun gawain ng isang babae na nagpapainom ng mga kambing. At saka nabigla siya na bakit may mga babae sa labas ng bahay. Sayang nga sinabi ng mga ulama, maintindihan dito na ang mga babae magmula nung unang panahon, ano ang kanilang sitwasyon, hindi sila umaalis ng bahay unless it is very important. Ngayon, Allahu Akbar, an-nisa al-mar'a al-an wallaja wa dakhala. Laging lumalabas, laging pumapasok. Subhanallah. Nabigla siya. Bakit kayo nandito? Lugar to ng mga lalaki. Nakita mo, agad-agad makatbukuma. Anong meron sa inyo? Merong introduction? Ako si Musa. Ako'y ganito. Sino kayo? Agad-agad. Anong meron sa inyo? Kaya nga, pag nag-usap na yung babae at saka lalaki dito sa aya na to, agad-agad, direct to the point. Kuya, wala kaming kasama. Subhanallah. Ang dami pa, direct to the point, kuya, anong kailangan mo? Wala kaming kasama. Ha? Ang lalaki din, pag nakita yung mga babae, mga sisters, bakit kayo nandito? Bakit? Diretso agad, direct to the point. Kagaya ng pag-uusap nila. Walang mga sino ako, sino kayo, ako si Musa, hindi nyo ba nakikita, ganito, ganyan. Subhanallah. Tapos, ano agad ang sinabi ng mga babae? Kalata, la naski hatta yusdi ar-ri'a. Sinabi ng babae, they said, we do not water until the shepherds dispatch their flocks. Hindi kami makakapunta malapit sa balon hanggang hindi matapos lahat ng lalaki. Subhanallah. Ngayon, kung saan nakaupo ang mga lalaki, doon nakaupo ang mga babae. Mas mahihiya pa yung lalaki na lumapit. Noong mga unang panahon, mga 10 years, 5 years ago, or 10 years ago, kapag nagkasalubong yung lalaki at babae, sino mo maatras? Yung babae. Ngayon, sino mo maatras? Lalaki. Ang lalaki. Ang nagtatago yung lalaki, yung mga babae. Subhanallah. Nag-iba na ang mga panahon na ngayon. Ha? Inqalabatil mawazin. Wa'y naakasa ati al-umur. Nag-iba lahat-lahat. Yung dapat na nagtatago, siya ngayon yung lumalabas. Yung dapat na lumalabas, siya ngayon yung nagtatago. Di ba? Yan yung nangyayari ngayon. Yung mga lalaki, naging couch potato. Ha? Di lumalabas ng bahay. Yung babae, laging nasa labas ng bahay. Di ba baliktad na ngayon? Ang nag-aalaga ng mga bata, ang nagpapalit ng lampin, si Mister. Sino naghahanap buhay? Si Mrs. Kaya ngayon, iba na yung mga kabataan. Kasi hindi sila naalagaan ng mga nanay. Kasi ang alaga dapat ng mga bata, sino? Mga babae. Kasi ang babae, ang unang-unang teacher ng mga bata. Ang mga babae, ang mga nanay, ang unang-unang madrasa. Ang unang-unang school ng mga bata. Kaya pag na-fail sa unang madrasa, fail lahat ng madrasa. Kaya nga, kahit pa gano'n kagaling yung school, madrasa, pero kapag yung mga nanay, narinig sa bahay, Mia, yung mga maranawa, Tiny, Mia, kahit ipagbawal pa ng ustad, bawal magmura, bawal yung mga ganyan, pero pag dumating ng bahay, narinig sina, Mia,
Kaya magtataka yung ustad, sa paano ka natutong magmura? Wala naman nagmumura sa madrasa. Sa school, alamin mo, yung bahay nila, mga tao doon nagmumura. So, failing unang-unang madrasa. So, we can decide, bakit ganito yung mga kabataan ngayon? Dahil sa mga nanay. Dahil sa mga nanay. Si nanay, mahilig pumunta ng mga party, mga maranaw, tibaw, pagatin sa kawing, langon na pagatinan. So, mga wata yan, nasusulay mataw ron. Alam kung sino yung nakipaghiwalay, alam kung sino yung nakapag-asawa, pero yung mga anak na hindi niya alam, anong nangyayari sa kanila? O yung mga kapitbahay natin, alam mo ba? Yung mga anak mo, alam mo? Subhanallah. Alam lahat ng balita sa buong paligid, pero yung loob ng bahay mismo, the four corners of the home, hindi niya alam. Subhanallah. May napuntan kami yung isang kaibigan, namatay yung nanay niya. Nakipag-usap kami sa tatay. Ah, sabi niya, galing kayong Madina. Okay, yung mga ganito ganyan. Oh, alam niyo ba yung mga anak kong lalaki? Anong tawag dito? Inalagaan ko sila. Alam niyo ba hindi sila nagka-girlfriend? Kasi bakit? Inutos ko sa kanila na huwag niyong sirain yung mga babae. Kasi may mga kapatid din kayong babae. Huwag mong kalimutan yung nanay mo. At kung wala ka mang kapatid na babae, or patayin yung nanay mo, magkakaanak ka ng babae. Or kung hindi ka man magkakaanak ng babae, meron kang asawang babae. Kaya respetuhin mo ang babae. Kasi kung anong ginagawa mo sa iba, ganunin ang gagawin sa iyo. You reap what you sow. You harvest what you planted. Tapos sinawagan ko yung kaibigan ko kasi wala siya doon. Sabi ko, wow ha, naalagaan pala kayo. Hindi pala kayo nagka-girlfriend since birth. Hindi lang alam ni tatay. Kung alam lang niya. Subhanallah. Kung alam lang niya. Nakita mo? Anong tingin sa kanila na tatay nila? Masha'Allah, mga sote. Mga clean. Malilinis ang mga budhi. Kasi daw, hindi daw sila nakaka-girlfriend. Naalagaan daw sila. Sinabi na waalagaan yung mga babae. Anong sinabi ng anak niya mismo, ha? Kung alam lang niya. So, it makes us very much sure na in general, yung mga parents, hindi nila kilala ang kanilang mga anak. Would you believe that? Yes. Kayo mga kasabihan dati na ang pinakamay alam sa anak, yung tatay, long ago. Nawala na yung generation na yon. Kasi noong mga panahon, alam mo yung anak mo kasi wala naman silang nalalabasan ng mga mall, walang mga gadget. Allahu Akbar, ngayon, yung anak nasa loob ng kwarto. Akala mo, wow, mashallah, yung anak ko hindi lumalabas. Pero lahat ng picture nasa Facebook. Yung anak ko hindi lumalabas. Hindi nga lumalabas. Pero kilala naman sa SockMed. Sa Instagram, ilang edit. Subhanallah. Allahu Akbar. Oh, ngayon hindi lumalabas. Pero sa social media lumalabas. Which is much worse. Kasi nakafocus sa kanya, di ba? Kag pumunta ka sa mall, may nakafocus ba sa'yo? Wala. Pero sa social media, screenshot. Ha? Tapos yung mga babae pa ngayon, sila pa yung umuunang makipag-chat. Sila pa yung nagko-confess ng mga feelings. Ha? Pero na mga kaibigan, Ustadh, tingnan mo nga to. Ang MMK. Ustadh, simula pa nung high school tayo. Nung hindi ka pa naturel. Inalagaan ko ang feelings ko sa'yo. Ito, ya Allah! Ya Allah! Ngayon mas lumaki kasi nakita-kita na ikaw na nag-iimam. Ado, ya Allah! Tingnan mo, hindi lumalabas. Pero saan lumalabas? Sa SockMed. Subhanallah. Yung mga panahon, walang kinakausap yung anak mo. Sigurado ka. Pero ngayon, with all the headphones,
Akala mo ikaw ang kinakausap. Yung pala, may headphone dito. Ano yun? Ay, sorry. Hindi pala ako. Subhanallah. Allahu Akbar. Yung mga phones natin ngayon, subhanallah. Ha, yung mga pics natin. Yung isang murid ko, sabi ko sa kanya, binigyan ko siya ng teaching subject. Sabi ko, ito yung turo mo. Yung subject niya, one time a week lang, dumadaan, in a week. Sabi niya, Ustadh, itong ibibigay mo sa akin, 100 pages. Yung klase natin, 3 months lang. So, ilang Tuesday yun? So, hindi ko may tuturo yung 200 pages. So, mayroon ako, summary, the same topic, pero summarized, mas maganda kasi ilang pages lang, 16 pages. So, pwede ko siyang ituro within 3 months, four times a month. Sabi ko, go, patingin. Tapos pinakita niya sa akin yung phone niya sa images. Wala akong nakitang picture niya. Wala akong nakitang na picture niya. Sa pinakababa niya yung scroll. Tapos yung mata ko, sabi niya, walang picture niya. Tapos yung murid ko na yun, mashallah, isa yun sa pinakagwapong estudyante ko. Sabi ko, subhanallah, nakakaya naman yung phone ko. Lahat-lahat picture. Talaga, yung sinabi ng Maranao, kaya waset anak na, ginawakan. Paano yung guwapo, walang masyadong picture? Tapos ikaw? Diba? Nakakabigay yun ng waset sa'yo. Meron ka ba makikita na magaganda, mga guwapo, pumunta ka ng Facebook nila, wala kang makikita. Tapos yung mga, you know, hindi masyadong nabiyayaan, sila yung kada minuto. Subhanallah. Poning kembot. So, sinabi nung isang murid ko, grabe no, mga guwapo, pero walang picture. Sabi ko naman, sorry ko, Luya Allah, kailan ako mag-Facebook, iris ko lahat. Nakakahiya. Ha? So, yung mga ganitong mga tao, mas gumagwapo, mas gumaganda. Hindi yung mga tao na nabiyayan, alhamdulillah, pero konting-konti, sila pala yung believe sa sarili. Sasabi mo kay ukte, eh, sister, ang ganda-ganda. Astaghfirullah, huwag mo yung sinasabi, ang pangit-pangit ko. Hindi mo, mas gumanda ka. Ito naman si ukte. Ukte, eh, mashallah, alam ko, maganda ako. Allahu Akbar. Din ka sindagan. Hindi ka naman mabiro, grabe ka. Hindi ko pa nga natatapos yung sasabihin ko. Ito naman si kuya, eh, mashallah, anak ako ni Yusuf? Hindi, si Zaid. Hindi ka anak ni Yusuf. Subhanallah. Kaya nga ngayon, Allahu Akbar. Mayroon pa akong nakitang post na itong millennials din ngayon, subhanallah. Hindi mga kilalang mga tao. Saan ito nanggaling na mga lupalop ng mundo? Hindi kimakilala. Subhanallah. Doon sa Iligan, may tumalon from the overpass. Tumalon, tapos may hawak-hawak siyang letter. Anong nakalagay doon? Umi abi in Maranao lang, in Maranao dialect. Umi abi prilaya ko niyo, pasensya na. So may nagawa siyang napakalaking kasalanan. Bakit niya yun? Ginawa. Subhanallah. But in the 90s, children, wala kang mga... Anong mga... Millennials. Unknown identity. Hindi mga kilala. Subhanallah. Sabi nila, sabi ng dalawang ubay, kalata, la nasqi hatta yusdi arri'a. Hindi namin kayang painumin yung mga kambing namin hanggang sa hindi matapos lahat ng lalaki. Ngayon, mas kapag mga pila, makikita mo yung mga sister. Ha? Nakikipag-agawan sa pila. Kapag sasakin ng jeep, Allahu Akbar. Minsan, yung pa-MSU, walang jeep sa MSU. Tapos, dumating kami ng MSU, yun yung last trip. Walang jeep, walang armak. Tapos, tatlo lang at kaming natira na bababa na doon sa MSU sa Comsen. Hindi kami makababa kasi lahat ng babae sumakay. Sabi ko, ano to? Babalik ako sa town. Ano to? Joyride. Subhanallah, yung kamay ko nakaganon talaga. Kasi baka mamayan, maganon, tapos may umupo na babae. Ako pang may kasalanan. O di kaya, basta nakaganon yung kamay ko. Basta may mangyari, wala akong hinawakan. Subhanallah. Sabi ko sa kanya, hindi naman ako makapagsalit. Sabi ko, sabihin mo sa kanya, palabasin muna tayo kasi hindi tayo makababa, ano, dito ko lalabas sa ano, sa window. Subhanallah, ya Rab, sabi ko, ya Allah, nakita mo? Yung mga babae ngayon, mas natatakot pa yung mga lalaki kaysa sa mga
babae. Wala akong narinig na si lalaki na nag-confess. Pues, which is naman, yung mga lalaki naman, di ba? Well of secrets. Balon ng lahat ng sekreto. Hindi masalita si Abi. Pero ang puso niya, napakalalim. Di ba? Nakita niyo si Abi niyo na umiyak? No. Pero si Umi, konting-konti lang iyak si Abi. Pero yung kanyang puso, wasak na wasak. Di ba? Subhanallah. Hindi namin kayang painumin yung mga kambing namin hanggang sa hindi matapos lahat ng lalaking magpainom ng kanilang mga kambing. O Abu na Shaykhun Kabir at Musa, kung nagtataka ka bakit kami nandito, alamin mo na kaya kami nandito kasi yung tatay namin ay matanda na. Kasi nga, parang naging negative kay Musa na bakit may mga babae, bakit itong dalawang babae nandito sa balon na ito? Hindi naman to lugar ng mga babae. So sinagot nila yung tanong na hindi pa tinatanong. Kaya ka siguro nagtatanong, kaya ka nabibigla, bakit kami nandito? Sasagutin ka na namin. Ang tatay namin ay matanda. Hindi niya kayang dalhin yung mga balon at hindi niya kayang ipunin ang mga kambing. Kaya huwag ka na magtanong. Yun ang reason. O Abu na Shaykhun Kabir. Kaya nga siguro, kaya nga sabi ng mga ulama, kapag may nagsususpek sa'yo, kahit hindi pa sinasabi, sagutin mo na. Sagutin mo na. Kaya nga minsan, ang Propeta alayhi salatu wasalam, pumunta sa kanya si Zainab na siya ay nag-i'tikaf. Siya ay nasa i'tikaf. Tapos si Zainab lumapit sa may window ng masjid. Kinakausap, siyempre mag-asawa, pero hindi naman kasi makalabas ang propeta. Kasi yun yun, kasi nasa i'tikaf siya. Tapos may dumaan na dalawang lalaki. May dumaan na dalawang lalaki. Pagkadaan nila, na nakita nila na nakikipagbulungan ang propeta sa isang babae, agad-agad silang naglakad ng mabilis. Ang propeta Muhammad ay salatu wasalam, ihinabol niya sila, alarislikuma, inaha Safiya. Sinabi niya, huwag kayong mag-isip ng masama. Yun yung asawa ko na si Safiya. Diba? Agad-agad. And our father is an old man. Kaya kami nandito. Kasi hindi kaya ng tatay namin. Sinabi ng Allah, fasaqa lahuma. Being a gentleman, being a prophet, so he watered their flocks for them. Siya na yung nagpainom doon sa mga kambing ng dalawang babae. Thumma tawalla ila dhil. And then he went back to the shade. Subhanallah. Siya ay nagtago agad. Wala siyang ano? Wala siyang hinintay na ano? Kapalit. Wala siyang hinintay na, eh, salamat to. Wala. Agad-agad umalis. And this ayah also teaches us what? Ikhlas. That you do for Allah, not for other people. You do good, not because you wait for thank you. No, you do good because Allah wants you to be good. That's it. Huwag kang maghintay ng kapalit. Kasi tayo ngayon, hala, lumabas, hindi nagpasalamat. Hindi nyo narinig. Iwala, umi, hindi nagpasalamat. Hala, last na to. Walang utang na loob. Ha? Subhanallah. Tinan mo si Musa. In some verses, ang dami natin natuturan. Avoiding free mixing, modesty, and then what? Ikhlas. Subhanallah. Thumma tawalla ila dhil. Sinabi ng mga ulama, dito sa story na to, dito natin mararamdaman ng nung panahon na yun, napakainit. Bakit? Kasi sumilong si Musa alayhi salatu wasalam. Sumilong siya, hindi na siya humintay ng syukran, jazakallahu khairan. No! I do this for Allah, not for you. And I wait for the blessing of Allah. Hinihintay ko yung kapalit from Allah at hindi yung para sa inyo. Kasi yung mga tao, maliban na lang dun sa mga iginaid ng Allah na mahal ka niya ngayon, bukas ayaw na niya sa'yo. Ganyan yung tao. Ha? Makita lang ng isang mali, ikaw ng pinakamasamang tao. Where in fact, all this time, napakabuti mong tao sa kanya. But for Allah, just a drop of cry. Just a drop of cry. Tears of cry, you will be haram in hellfire. A drop of tears. Just a drop. We will be haram in hellfire. Itong babae, nagkasala sa kanyang asawa, eh, doon ka rumang kapatawad. Umalis ka, wala kang kwentang babae.
Si lalaki naman nagkasala sa asawa niya, iiyak. Awa ka, dayog ko din naman, madabong talay naman, pangit. Lumabas ka. Tingnan mo, but for Allah, just a drop of tears. Haram ka na sa hellfire. Pero yung tao, umiyak ka man ng dugo, Allah. So that is why, do not please other people, but please Allah alone. Because if you please Allah, everyone else will be pleased with you. And I don't care if others will hate me. Ha? Hindi kayo magpapasok sa akin sa paraiso. And then he said, nung sumilong siya, sinabi, "My Lord, indeed, I am for whatever good you would send down to me in need." Doon natin mararamdaman ng mga propeta, lagi silang nakakonekta sa Allah. In everything that they do, sinabi niya na, "Rabbi, inni lima anzalta ilay min khairin fakir." Ya Allah, lahat ng blessing mo, lahat ko kailangan. Lahat ko kailangan. Ngayon, tayo, parang hindi natin kailangan ng blessing kasi may bahay naman tayo. Lahat na kayo nakatapos. Okay na. Subhanallah. Pero yung mga prophets, Ya Allah, kailangan ko ang lahat ng blessing mo. Kahit ano pang ni'ma yan, kahit ano pang blessing yan, kailangan ko yan. Why? Kasi nasa isang lugar siya na wala siyang kakilala. At hinahabol pa siya ng mga Egyptian. Kasi nga, papatayin din siya. Taking for example, ikaw pumunta ka sa isang lugar, wala kang kakilala, tapos wanted ka pa, hinahanap ka, wala kang makain, wala kang trabaho, nothing. Kaya nga sinabi ni Musa, Ya Allah, lahat ko kailangan ng blessing mo. Agad-agad, anong tingnan mo? Itong, kaya nga itong prayers na to, sa verse 24 ng Suratul Qasas, kapag in need ka, i-prayer mo to. Kasi ito yung prayer ni Moses nung time na kailangan niya ang help ng Allah. No one was there to help him, but only Allah. Right after that verse 24, here comes verse 25. Anong nasa verse 25? Faja'at su'ihda huma. At dumating yung isa sa dalawang babae. Dumating yung isa sa dalawang babae, yung magkapatid. Ano yung sitwasyon ng babae? Yung babae nung dumating sa kanya, subhanallah, tamshi ala istihya. Walking with shyness. Subhanallah. Hindi pa nakakapagsalita, nahihiya na. Ngayon, yung mga babae, Allah. Ano ganun siya? Allahu Akbar. Subhanallah. Ay, wait, tere! Hey! Subhanallah. Kaya nga sabi ng isa sa mga estudyante ko, yung mga babaeng malalaki yung boses, malaking bunganga, pedicab. Why? Kasi yung pedicab, malayo pa, alam mo na. Katulad ng mga babae. Uy, darating si Zainab. Bakit mo alam? Pakinggan mo. Nga, nandito na. Pedicab. Itong babae na to, paglalakad pa lang niya, modesty. Ano pa kaya pag nagsalita? Walang lalabas na boses. Sa sobrang modest. Tamshi ala istihya. Diba may mga taong mga ganyan, paglalakad pa lang. Nahihiya yan. Bakit mo alam? Tinan mo yung paglalakad niya, nahihiya na. Tamshi ala istihya. Walking with shyness. Ngayon, anong tinuturo sa atin ng media? Walk with confidence. Subhanallah. Parang naglalakad sa catwalk. You see? This media right now is making us crazy. Making us away from our religion. With confidence. Ha? Kailangan yung babae ganito ganyan. Whereas, nasa Quran, kailangan yung babae pag naglalakad with shyness. Kalat, nagsalita siya. Inna abi, indeed, my father, yad'uka, invites you. Why? Why my father is inviting you? Liyajziya ajra ma sakaita lana. So he may reward you for having watered for us. Let us scrutinize the ayah. Qalat inna abi. She said what? My father. Hindi niya sinabi na, I am inviting you. Ano sinabi niya? My father is inviting you. Tingnan mo, pati sa mga choice of words niya, makikita mo na may modesty. Malay mamala, malay kaya. My father is inviting you. Ngayon,
Kung babae, ay punta ka sa bahay. Bakit? Basta punta ka sa bahay. Subhanallah. Pati sa choice of words, makikita mo yung babae na may modesty. Liyajiziyaka ajra masakit. And then also, she mentioned the reason. Para hindi mag-isip ng masama si Moses, kasi may mga lalaki din na assuming. Bakit kaya nila pinapamunta ko sa bahay? Ay, sira yung pump nila. Ikaw magre-repair. Huwag kang assuming. Ha? Sinabi niya, para hindi na mag-isip ng ibang-ibang kung ano pang pag-iisip ni, bakit nila ko in-invite? Baka kaya ano, kaibigan nila yung mga pinatay ko, baka may plano sila. Para ka, bigyan, para ibalik sa'yo ng aking father, aking tatay yung kabuti na ginawa mo para sa amin. Falamma ja'ahu wa qasa 'alayhi al-qasas qala la takhaf. Tapos pagkadating niya doon sa tatay ng dalawang babae, kinuwento niya na ako'y tumakbo dahil ganito ganyan ganyan. Ano sinabi ng lalaki? La takhaf. Ha? Fear not. Huwag ka nang matakot. Najawta minal qawmi dhalimin, you have escaped from the wrongdoing people. Marami pa yung napag-usapan doon na dito sa ayat na to, but let us stop there.